Ayan, so welcome back dito no, sa Day Enrica YouTube channel. Well, ang ating pong pag-uusapan, mabilisan lang, no? Pambato po ng PDP, no? Pinagkaguluhan. Ayan. So bago po yan, no? At of course, yung pong pamilya Duterte eh nagmi-meeting. At marami, or nag-meeting, nag-usap na sila. Nakita nyo naman sa picture, ano po? At marami na pong nagtatanong, no? Kung ano na ang kanilang mga napag-usapan. Okay. So, bago po yan, ako po yung muli magpapasalamat sa mga sumusuporta po sa channel na ito, no? Ito po ang channel na may mukha, no? Hindi po tayo natatakot, no? Sa mga bashing, hindi tayo natatakot sa mga kung ano-ano. Dahil issue-based lang po tayo dito, no? Kaya kung nagustuhan nyo po yung ating mga komenta, no? Eh, like and subscribe po. Masaya na po tayo dyan. Okay. So, yun na nga po, no? Ang Pamilya Duterte, unahin na natin. Nakita naman natin sa picture, no? Eh talagang napakasimple, no? Sa usual na tawag dito, nakalimutan ko na. Kortina tuloy. Hindi, nakalimutan ko. Basta, yun nga, nasa isang kwarto, no? Yung buong pamilya. At of course, nag-uusap-usap na sila. Kasi nga po, makulambo yun. Yung usual na kulambo ni dating Presidente Digong, no? So nandun si BP Inday, nandun si Vice Mayor, si Mayor Pulong, si Baste, no? At of course si Congressman Pulong, ayan, and the former President himself. So nandun sila kasi nga po inaasahan at inaabangan na po yung pagfa-file, no, ng well, inaasahan po natin na gusto natin tatlo sila, no, na mag-file ng COCs. Pero syempre may usapin po kung sino ang magiging mayor, no, tatakbong mayor, dahil nga po mukhang may kalaban doon, eh, no. Meron dong tawag dito, magkalaban na sila noon, naging magkaalyado, tapos ngayon mukhang magpapanggaan, no. So hindi rin po natin alam, no, maging sila Senator Bongo, Senator Bato, no, eh walang sinasabi, no, tungkol dyan. Kasi nga, family matter na dahil nag-usap-usap na sila. So magkakaalaman na lang po sa October 8, no. Dyan na lang po magkakaalaman kung yung tatlong Duterte tatakbo or yung isa naman po yung mananatili sa Davao. Dahil kailangan pa rin po talaga ng stronghold, no. I mean, kailangan pa rin po talaga ng may leader sa Davao, no. Hindi po yan pwedeng mahawakan ng kalaban, ano po. So yun na nga po. At abangan po natin yan sa October 8. Kaya po yung mga nagki-clickbait dyan, tigil nyo na po yan, no? Para lang sa views, sasabihin nyo nandyan, ha? So it's a form of panluloko na rin po, no? Kaya kung kayo para sa mga ano lang, views lang, no? Eh itigil nyo po yan. Isabihin nyo po talaga kung nandyan talaga bago nyo i-upload, no? Hindi po makakatulong yan. So, yun po. Pagkatapos po, no, ayan na nga, no, pinagkaguluhan ang mga panbato po ng PDP. So, narinig nyo po ba yung ganyan, no, yung organic na pagkakagulo, no, or pinagkakaguluhan, no, pag, pinagkakaguluhan na, sorry, hindi pagkakagulo, mali na naman, yung pronunciation, yung tawag dito. Pinagkaguluhan po, nakita nyo naman, no, Senator Robin, no, then mga senatorial aspirants natin, sila Pilit Salvador, no, Senator Bongo, at ito pong si Senator Bato de la Rosa. So ito yung may mga bayag, no, may mga yagba, no, na tinatawag na mga senador na nananatili, no, sa tabi ng mga Duterte, na nindigan, no, sa kanila ipinaglaban noon, no. Hindi po katulad ni Tolentino, tignan mo ngayon na nangyari sa Yotol. Na hindi ka makapasok sa survey. Duterte lang kasi nagpanalo sa'yo, no? Duterte nag-angat ng kamay mo. Sa panahon kailangan ka nila, no? Tumalun ka sa administrasyon. Kahit ano pang sabihin mo na magi-independent or whatsoever, no? Yun ang huli nating nabalitaan noon, eh. Pero kasama talaga siya sa dun sa ano, sa slate ng administrasyon, no, ni Marcos, na talagang mukhang nilalangaw talaga, no? At tila iniiwasan ng mga mismong kandidato nila, tulad nga nito ni Amy Marcos, ano po. Isa rin po 'yan na ano,
Never again na nga po, sabi ni, ano, diba, ni Bibi Inday. Kasi nga po, nabudol tayo no nakarang eleksyon. Hindi po natin pinakinggan si Tatay Digong, no, sa mga sinabi niya dito kay Marcos. Kaya pala hanggang sa huli, no, hindi niya kiginampanya si Marcos. So, yun po ang nalaman natin, yung lesson natin, no, na sa panahon po ng ganito, dapat po talaga yung mga pinagkakatiwalaan talaga ni Tatay Digong, yung ating sinusuportahan, no. Dahil sila lang po ang talagang magbabandila po, no, ng mga nasimulan at mga nagawa ng ating dating pangulo, no, na hinahanap-hanap po ng taong bayan. So dapat po solid talaga na iboto ang lahat ng kandidato ng PDP, no. Tama na po yung tila chop suey, no, na pagboto natin sa mga tao. Dapat, dahil nakikita niyo naman po ang prinsipyo ng mga yan, eh nawawala na po pagdating kapag para po isurvive ang kanilang political career. Pero yung mga katulad po nila Senator Bongo, Senator Robin Padilla at Pato de la Rosa, talaga pong napatunayan ng pagiging paninindigan nila. So kaya nga po yan ang dahilan kung bakit ko binoboto si Philip Salvador. Hindi dahil siya ay sikat, hindi dahil siya ay artista, kundi siya po ay kakampi ng mga Duterte. Ano po ibig sabihin yan? Kakampi ng mga advokasya niya. Dahil nga tignan nyo naman po ngayon, no, sinabi din ni Ipe at ni Bato, no, na nagbabalikan na ang mga drug personalities ngayon, no. Biruin nyo, ang droga, nararamdaman nyo na po, bumabalik na ulit yan sa Pilipinas. Ang mga krimen, tumataas na naman po, no. Kaya nga po, kapag nagka-calyo survey, yan po ang sinasabi ng tao. Kaya mga nagsasabi dyan, mga nagko-comment dyan sa baba, no, na ano daw, sabagay, alam ko naman yan, no. Alam ko naman yan. So, pare-parehas lang kayo ng template, no. So, wala tayong magagawa. Pero baka yung mga nagko-commit na yan, Duterte din, napipilitan lang, ano po. Issue-based tayo dito, no. Mag-comment kayo kung totoong kayo yung loyalista ni Marcos, no, ng administrasyon. Magbigay kayo ng kahit isa lang na nagawa ni Marcos na na talagang napakinabangan ng Pilipino. Tulad ni Tatay Digong na napakadami pong ginawa. Si Marcos, wala pa po tayo nararamdaman. Pinagmalaki niya yung flood control. Ayan, lubog po ang buong Maynila, no. So talagang tila wala na tayong maaasahan sa administrasyon. Kaya wag na nating iboto yung mga ano na yan, mga trapo, no, yung mga luma na pong pangalan sa politika na wala naman po nangyari sa Pilipinas. Tignan nyo naman po sitwasyon natin ngayon. Sila po yung mga naging senador pero wala pong nangyari, no. Tignan nyo naman. Tapos ngayon mangangako na naman sila. So kung gusto nyo po ng pagbabago, bagong pangalan po, no, or kung sinong mga naninindigan talaga, yan po ang iboboto natin. So yun lamang po ang ating napag-usapan. At magbabalik pa po tayo, of course, sa mga susunod na mainit na issue dito lamang po sa Denrica YouTube channel. Muli, maraming salamat po sa inyong pananood.